At ayan na nga po yung nahuli po natin na tikling. Ano po? Ayan, mga idol. Ayan na, medyo malaki din po ito. Ano, halos malitlit lang po sa... Ayan, maganda ang tanghali po. Ito na, mga idol, yung ginawa natin na labay. Ano po? Yan po yung pamo na panahi ng lambat. Ano, na malalaki. Ito po yung ilalagay natin na panghuli po, ano, upang bitag sa mga tikling na nagbunot ng ating palay. At talaga naman pong ano, ang dami na po nilang nabubunot. Ano po, ayan po siya, ganyan po siya kalalaki. Ano, kahit po malalaking ibon, ano po, mahuhuli nito kahit bayawak kung dadaan po dito. Ano, kaya lang po hindi po tayo nanghuli ng bayawak. Ano po, ayan, mga tikling lang po ang huhulihin natin na nangangain ng ating palay. Ano, mga idol, ayan, at may niyog, kawit po ng niyog yung mag-aalaga po nito, ano, kahapon, nagbaba. Ayan, at pasensya na mga idol, nakasaklob po ako, ano, at katatapos ko lamang po mag... bumba o mag-spray ng pamatay damo sa aking palayan. Ano po? Ay tayo po ay nag-iwas na hindi po tayo makalanghap ng gamot. Ano, mga idol? Ayan po yung ginamit natin. Ano, na pamatay damo sa palay. Ano po? Yan. Pagbata pa po ang damo ay kaya papatayin. Ano po? Ayan po ang binumba natin. Ano, in-spray yan pong bagong tanim pong yan. Ano, paikot. Yun, punta po yan doon sa menyog pong iyon at ayun pong may malaking kahoy na yun. Ano po? Tapos, doon po sa kabaak pong iyon, ayun o, oh, yun pong may nakatisik na plastic sa dulo pong iyon. Ano, may balihanggan po yan doon. Ano, mga idol? Ayan. At tayo po nga ay medyo huli na pong nakatanim ng palay. Ano po? Ayan, at nagpapatubig na po yung katabi ko. Bale po yung pisto pong yun na dinadali ng tikling ay malapit po yung sa mga kahuyan, ano po, sa mga damuhan, kaya dinadali ng tikling. Ano, pagkakatalikod ko, ayan, may tikling na ulit kahit binabantayan. Ayan, ito po yung ipanguhuli natin, ipantatarap natin sa mga tikling, ano po. At babawasan po natin yung mga tikling na yan dyan. Ayan, at mamaya pong hapon, bago po dumilim, ay ilalagay ko na po ya ang labay pong yan. Ano po? Mahaba po yan. Ano, bali, gagawa po ako ng 100 butas. Ano po? Mga idol, nang tiyak pong mahuli ang mga tikling. Saka, may lambat din po ako, ano, na panlagay doon, mga idol. May lambat pong pino, ano, ibabakot. Ito po yung... Ito po mga idol yung ating lambat, ano, pino po itong lambat na ito. Ipangbabakod po natin to sa gilid ng palayan. Ano po? Ito ay hindi naman po ito nakakahuli ng malalaking isda. Anong maliliit lang po isda ang nahuhuli nito at luma na, ano po, kaya gagawin ko na lang bakod sa palayan. Ayan. Ito naman po yung pamo, ano, mga idol, mga manoy at manay, mga ka-huntlers, ano po, mga kaibigan kong manghuli ng mga ibon. Ano po? Ako sana po ay ayaw ko po sana manghuli ng mga ibon. Ano po? Kaya lang salot na o piste na po sa palay. Ano po? Gawang malaki na pong gasto sa palay dun sa kabila ko. Ano? Ay pinagbubunot po nila tuwing hapon po at umaga. Ano po? Abangan nyo na lang mga idol ang paglagay ko po niyang ayan pong pamo pong iyan. Ano? Na ayan, nakatali pong iyan sa kahoy. Ano? Babaklasin ko po yan maya maya at ililipat doon sa paglalagyan ko. Ano po? Yan na po yung ating lambat, ano, mga idol. Ayan pong may tisik pong yan, ano. Ayan, sa pilapil pong ito. Yun. Kasi kung yan, nakikita nyo po mga idol, palay na yan. Ano po? Yan po ay bagong tanim po namin kanina, hulip. At yun pong sa dyan tanim dyan na nauna, ano po, binunot na halos lahat ng tikling, ano po, ng ibon na tikling, pinagbubunot po nila. Ayan, at sayang po, ano, malaking pagod. Ayan, at doon po sa baba, bali may 2 pitak pa po kami huhulipan. Ano po?
Ayan, at malaki-laking abala din po mag ulip niya na bago sana po ay buhay na ano po, napagbunot ng tikling. Gawa pong may ilang araw po akong di nakapunta dito ano po, sa kagilid pong ito ay napagdali na po ng mga ibon. At ayan nga naman po, kahuyan po yung kabilang yan ano po mga idol. Kaso hindi po yan natin pwede alisin o tabasin. Gawang hindi na po yan hagip, hindi na po kasama yan dito sa aking palayan ano po. Iba na po ang may-ari ng lupa pong iyan. Ayan, kaya madaming tikling talaga. Ayan, at dyan po sa kabilang gilid naman pong iyan, ano pababa, sa may madamo pong iyan, dyan po natin ilalagay yung ating labay, ano po, yung labay na ginawa ko dun sa kubo. Mamayang hapon, pababa po yan, lalagyan ko po yan, ano, yan po ay tiyak na magkakahuli po ng mga tikling, ano po. Ito naman po lambat ay hindi po ako sigurado kung makakahuli ito ano. At yung labay po ang tiyak po na makakahuli yun ng mga tikling. Ano, abangan nyo po bukas ano mga idol. At papandawin po yan natin bukas mga labay pong ikakabit ko pong yan ano. At makakita nyo po yung mga tikling pong nangangain po ng palay dyan. Mahuhuli po yan natin. Mga idol, at makikita nyo po, ibang klase po siyang tikling, ano, hindi po nung kagaya ng tikling ng mga maitim, ano po. Yung tikling po dito ay ibang klase ng tikling na medyo maliliit po ang pagkatikling niya, ano po. Mga kakulay po ng pugo. Ayan. Ayan na, mga idol, good morning. Papandaw po tayo ngayon, ano. Bali, kahapon ho ay hindi po ako nakapamandaw, ano, at may nilakad po ako kahapon. Kahuli po silang isa ang tikling ano po. Tapos kanina naman po pagdating ko, dalawa nakita ko ano, kaso ay patay na po at klase ay nadaanan po nung ahas pagong usop shell o yung pawikan ano po. Binanata na. Kinain po yung kalahati ng katawan ano, bali patay na po yung dalawa, hindi na pwede. At dito po tayo sa babang ito. Ayan, samahan nyo ako mga idol. Ayan, ito po yung ginawa po natin ng mga labay po ano. Ayan. Talaga pong effective po itong panghuli ng tikling man po o yung mga manok na ligaw, ano po, mga labuyo. Ayan, ganito po pinanghuli ko ng mga ligaw na manok. At ayan po, sa una-unahan, may huli na po tayong tikling. Ayan siya oh, mga idol. Ayun. Ayan po ang nagbubunot ng palay. Yan po ang matakaw magbunot ng palay. Ibon po ngayon at naghahanap ng mga uod sa puno. Ayan po. Klase po ay ngayon lang na umaga yan. Ano? Hindi pa po yan kagabi. Gawa kung kagabi po yan ay patay na yan. Ano? Baka yan ay nakain na ng aspagong o di man po ay pusa. Ano? Kung may napadaan dito. Bali, tatlo po ang huli natin. Ano mga idol? Ayan, inayos ko na po yung nandito na nagalaw na ating labay ano po. At yan po yung mga palay kung pinagbubunot po nila oh. Padalawang hulip na po yan ano, dalawang beses namin inulit taniman itong mga gilid pong yan ano, pababa hanggang pwede sa taas pong yun. Ayan, dalawang ulit na po namin yan tinataniman at lagi po nilang binubunot ano po. Kung umatake po yan ay tuwing umaga, umaga po at nagdidilim ano po, yun ang pag-atake ng mga ibon pong ito. Ayan o. At talaga naman pong pagkakapal-kapal dito ng ganitong ibon. Ano po? Ito po isang klase po ng tikling. Ano po? Na medyo maliliit po siya kaysa dun sa itim. Yung tawagin po dito ay tikling kalabaw. Ano po? Yun po ay medyo madalang-dalang dito. Itim. Ito po ang makapal ditong ganitong tikling. Ano po? Talaga naman po piste yan sa palay. Pag ang palay naman po ay nakaugat na. Ayan. Kagaya po niya sa katabi kong isa menyog. Ano, hindi na nila kaya bunutin. Itong ganito lamang pong bagong tanim ang binubunot ng mga tikling na ito. Ano po? Ayan, at wala tayong magagawa. Hindi man po natin yung pwede alpasan at babalik lang po yan dito. Kaya ang gagawin po natin dyan, ayan, pang-uulam na lang po natin yan. No? Maadubo mamayang tanghali. Ayan, at ayaw man po sana natin maghuli ng mga buhay bukid din. Ano po? Ng mga ibon. Ay wala tayong magagawa. Pabawasan po natin sila at nang mabawasan ang magbubunot ng palay. Kasi po kung hindi natin na gagawa ng ganito,
ano, mauubos po na, mauubos po ang panahon natin sa pagbabantay ng palay, ano po. Eh bagkus na kapag hanap buhay tayo, hindi at laging nandito, ano po. At kailangan tuwing umaga, pakaliwanag pa pala ang po, nandito ka na, ano, at sa hapon bago magdilim, pabantayan mo po 'yan, ano, mga bago mag-alas 5 hanggang po 'yan mag-aalas 6, ano po. Na atake po sila talaga, pong napakakapal, ano po. Ayan, at ngayong umaga, bali tatlo na po yung tikling na yan. Yung dalawa ay patay na, ano po. Ando, hindi ko na po pinakita at nandun sa kabila. At bawas na po yung katawan nila, ano po. Ayan, mga idol. At ayan na nga po yung nahuli po natin na tikling, ano po. Ayan, mga idol. Ayan na, medyo malaki din po ito, ano, halos maliit-lit lang po sa kalapati. Ayan, natatanggalan na po natin ang tali sa paa, mga idol. At talaga naman pong mahigpit. Ay. Ayan na po, mga idol, natanggalan na natin ang tali sa paa, ano. Ayan siya, oh. Ito po yung piste, salot sa palay, ano po, na bagong tanim. Ayan siya, oh. Ito pong tikling pong ito ay iba po ito dun sa tikling na maitim, ano po. Kung tawagin ay tikling kalabaw, mas malalaki po ito kaysa dito. Ayan po siya, oh. Malaki din po ito. Ayan, at ang taba niya, mga idol. Dapat po, tutukan mo itong ginagawa ko. Inapit ko dito. Ayan, mga idol, at binabalik natin yung ating labay. Ayan po siya, oh. Ayan, at nabuka po yung iba, ano. Kung ito po tawagin naman ng iba ay palabay, ang tawag ko naman po dito ay labay, ano po. Ito yung panahipo ng dambat, ano po, sa dagat. Ipakita mo paglagay. At ganyan po paglagay niya, ano, mga idol. Ginaganyan po yan, isasabit natin. Pag dumaan po yung ulo dito ng tikling, ano, ayan, huli na po siya kapag dito lulusot, mga idol. Ayan, ganyan po paggawa ng palabay. Ano po, mabala lang po ito gawin. At ito ay halos ay maghapong ko po ito ginawang palabay po ito, ano, nung isang tanghali ko po ito ginawa. Halos maghapon, dalawang ano ko po itong inutay-utay. Dalawang tagkalahating araw ko po itong inutay gawin, ano, mga idol. Ayan. Ayan, ganyan po siya, oh. Pag susuot po dito, kahit tikling o mga pugo, kahit ano po sumuot yan, inahuhuli po nito. Ano, wag lamang pong aso yung malalaki at hindi po nito kaya huliin yung malalaking hayop, ano po. Ayan, at talaga naman po pang ibon lang to at pang manok. Pero ito tiyak pong magkakahuli. Gawang madami po ito, eh. May gitong 100 butas ganitong ginawa ko.